Kasi viral ka bilang parang cutie mayor. Hindi naman mawawala yung tito yung sasabihin nila, bata pa yan, kunang sa experience. Oh. Sa mga hindi nakakaalam, nagbalak mag-artista si Mark. Ka lang. Oo nga, ano? Nung pinapayak mo na ako tito, hindi ako makaiyak. May panahon po ba sa love life si Mayor Mark? Love life? Ha! Tumingin ka doon sa video. Nakikita kayo, tsaka syempre, personalidad ka na din. Lalo na si... Ay, may name drop na! May name drop! Wala namang masama. Tinesting ko lang. Tapos na-realize hindi pala para sa akin. Kaya nag-decide ka noon na wala, hindi na ako ulit. Hindi na ako ulit. Ayan, kasama po natin ngayon ang mayor, ang pinakabatang mayor so far sa balat ng Lucena City, si Mayor Mark Alcala. Hi, Mark! Hello, Tito! Oh, ayan. Ang tawag niya sa akin, Tito, ang tawag sa kanya, Mark. Hindi ko siya makita ang mayor ngayon kasi nare-remind ako, nare-recall ko yung ikaw na nag-workshop sa amin. 10 years ago? Oo. Sa mga hindi nakakaalam, nagbalak mag-artista si Mark Alcala. Oo nga, ano? Dati nag-workshop ka sa akin. Nag-workshop ako. Sabi kasi nung nanay ko to increase my personality. Kasi mayayain ako sobra. So eventually, nung wala namang masama, tinesting ko lang. Tapos na-realize ko hindi pala para sa akin. Kailan mo na-realize na hindi para sa iyo yung acting? Nung pinapayak mo na ako dito, hindi ako makaiyak. Habang yung iba nakaiyak. Oo, lahat sila umiyak na ako, nakangiti pa rin. Hindi ako makaiyak. Sabi ko, hindi para sa akin to. And then, kasi baka wala kang ano, wala kang bubog, wala kang karga. Kumbaga, happy yung childhood. Ang masaya kasi ng tito, at that time, kasama ko rin yung sisters ko. Tapos sila nakakaiyak na silang lahat. Tapos tinitingnan ko lang sila. Ako lang solo, hindi ako makaiyak. Kaya medyo nahiya na rin ako. Kasi alam, tanda ko nung that time, may level ng iyak. Yung sinasabi mo, parang 10 yung pinakamalala. Tapos sasabihin mo, halimbawa, 3 muna, 6. Tapos nasa 8 ka na, tapos hagulhul na silang lahat. Tapos nangiti pa rin ako. Sabi ko, ang hirap. Oo. Kaya nag-decide ka noon na wala, hindi na ako ulit. Hindi na ako ulit. Oo. So, kailan mo na pag-desisyon na na, ay, since hindi para sa akin ang acting, hindi para sa akin ang showbiz, pasok na lang ako sa politics. I decided dito nung 2019, nung tumulong ako sa tatay ko mangampanya. Tapos na-realize ko kasi nung nag-house to house, uso sa amin house to house kami, nakakasama ko yung mga constituents. Tapos totally kasi, wala naman akong idea kung anong nagawa na nung father ko kasi private naman kami, private yung buhay namin. Tapos nung tumulong ako that time, na-realize ko yung happiness na naibibigay niya dun sa mga tao. Parang lahat sila tuwan-tuwa dun sa mga projects. Kasi sa amin dito, lahat ng social services halos libre lahat sa amin. Parang hanggang mamatay ka, libre living, libre kabaong. Tapos may program din kami sa bago ka pa lang ipanganak. Yung libreng living ba at yung libreng kabaong, ina-avail ba agad nila? Oh yes, dito. Basta part ka. Hindi naman. Siyempre ito sa ano. Siyempre ito sa mga indigent natin na talagang hindi na ano. Yung talagang kapos na kapos sa buhay. Oo. So, dun sa pag-workshops mo sa amin, may natutunan ka ba na nadala mo, na bit-bit mo sa politics? Nabawasan yung pagiging mayayain ko. Kasi before, hindi ko kaya na, halimbawa, kakausapin mo lang ako. Tapos hindi kita kilala. Doon kasi sa workshop, may mga kasabay ako na hindi ko rin talaga kilala. Tapos sabay-sabay kaming ngingiti, magiging malungkot, tapos magugulat. So eventually, kasi nakakaya rin yung mga ginagawa sa workshop di ba? Tapos solo ka pa. So nagkaroon ako ng confidence. Edi from there, nagamit ko yung confidence na yun na pagka makikihalubilo ako sa tao, may confidence na akong makausap sila, alam yung situation. So commercial, hindi mo sinubukan? I tried once. Commercial lang sa Mega World. Pero hindi ko na sinundan dito. Yung mga final castings, hindi ko na napuntahan. Kasi parang nag-tight na rin yung schedule ko starting noong 2019. So you mean, hindi ka nagkaroon ng position sa gobyerno? Nagkaroon ako dito. Nagkaroon ako. Naging executive assistant ako. Ng daddy mo? Yes, yes. Naging executive assistant po ako. Yung mga day-to-day, tapos kung ano yung ginagawa ng mayor, kita ko talaga. Kaya somehow, meron ka na rin background sa pag may mayor. Yes. Okay. Yung bang pag may mayor, mahirap. O kung hindi naging mayor ng tatay mo, posibleng hindi ka mahalal.
Sa akin, tito, kasi siguro pag destiny mo. Hindi ko kasi tinitingnan yung isang situation na paano kung wala si ganito, si ganyan. Basta ako, pagka nakakita ko ng opportunity, I make sure that I work hard for it. Kasi yun namang pagka-mayor, a big part of it, of course, let's give to the people that deserves the credit. Of course, yung family ko, yung dad ko, na public official din, na nag-effort na ipakita sa akin yung tamang pamamaraan. Pero at the same time, naglaan po ako ng oras para magpakilala sa buong Lucena, kung ano yung kaya kong gawin, at kung ano yung kaya kong ibigay sa kanila. So, ang sa akin kasi, nung nakita ko yung opportunity na pwede akong mag-mayor, hindi ko na pinakawalan. Sa tao ko mismo nakita na gusto nila yung programa na naibigay sa kanila nung father ko. So, I made sure that I worked hard for it na, kasi sa amin, di naman po uso sa amin talaga na halimbawa, yung ka-family member ka tapos ikaw yung pipiliin nung ano. So, kailangan i-prove mo talaga sa kanila. Kasi parang first time yata nangyari sa amin yun. After nung father ko, ako agad yung pumalit. So, I had to prove to the people na kaya ko silang ilipagod din. Effort. Pero fulfilling. Sobrang fulfilling dito. So, ano routine mo everyday? Like, anong oras ka nagigising? Before, nung extreme ako dito, nung 100 days ko, 5 a.m., workout mo na ako. And then, opisina na po ako ng alas 8. Kasi nung first 100 days ko, inikot ko ulit lahat ng barangay, dinala ko yung City Hall doon. So, sa barangay ako nag-opisina. So, 8 a.m., nasa barangay na ako. Tapos, after nun, hanggang 12 siguro, kailangan ko bumalik sa office. Kasi daming paperwork, dami pa rin naiwan na humihingi ng tulong sa office. So, hanggang gabi na yon, tapos siguro mga 6 p.m., ganun, 5-6 p.m. Ikot naman po ako sa lahat ng namatayan nating kababayan. Kasi nilibre na po natin services, so minimake sure ko lang na kinakamusta ko pa rin sila. So, after nun, kung may time pa ako, usually dalawang beses po ako nag-workout sa isang araw. Kaya yung kapatid ko nagagalit na sa akin, daw magpahinga naman daw ako. Gusto ko kasi pag matutulog na ako, yung shutdown na lang. Kasi minsan pagka galing work, tapos pag-uwi mo, ang dami mong iniisip, hindi ka agad nagsha-shutdown yung utak. So, pinapagod ko talaga yung sarili ko. So, yung pangungulit ng mga constituents sa'yo, I mean, was there at times sumabog ka na, ay, grabe yung trabaho mo na. Parang lumalampas na sa guhit yung mga tao. Hindi naman po mawawala yun. Kasi yun din yung advice ko sa lahat ng ano namin eh. Marami tayong hinaharap na tao. Same time, di natin kontrolado ang ugali ng lahat ng tao. Meron dyan, sasagarin ka, pero meron din namang mababait. Pero ang kontrolado kasi natin dun is kung paano tayo magre-react sa kanila. Tapos ang pakiusap ko lang sa kanila, kasi may VIP program kami sa Lucena na inuuna namin yung constituents dapat lagi nakangiti, mabait, para mabago yung image ng government. Ang gusto ko dito, ang iharap lagi sa tao is yung mahaba ang pasensya. Kasi ang hirap naman na hindi naman namin alam pinagdadaanan ng tao bakit sila nagagalit eh. Or bakit nila sinusubukan na punuin ka. Pero at the same time, basta kung galit kayo sa amin, kami hindi. Gusto ko ganun yung mentality nung lahat na. Kasi ganun po kami. Kasi lagi kong dinadahilan na bakit kami. Mas marami kaming hinaharap na sa employees po namin na humaharap sa tao. Kung kami nga, hindi kami nagagalit sa tao kahit galit na sila sa amin. Basta kailangan kung ano yung may tutulong natin sa kanila, ibigay natin. Kasi malay natin, malala talaga yung pinagdadaanan nung isang tao, tapos lumapit sa amin, tapos susungitan mo rin. Next time, di na lalapit sa'yo yan, diba tito? Kasi, ay, ang sungit pala nito. Kasi natatakot sila minsan eh, kasi yung image ng government for the longest time, parang masusungit yung mga tao sa gobyerno. Tapos binabaliwala pagka may kailangan. So, nagpa-VIP program po talaga ako. Every week may awarding bawat department. Basic lang naman. Internal na meron tayong mga kanya. Tapos inayos ko po lahat talaga ng, halimbawa, may waiting area sa tao, pina-airconan ko lahat, pinasarado ko yung ano, para pag pumupunta sila doon, VIP talaga sila. As in, papakainin pa namin, tapos lahat ng transaction na dapat bilisan, mas pinabibilis pa namin. Pero mahirap din dito, mahirap din. Lalo na una, kasi nagre-resist yung iba. Kasi bago eh. Bakit disiplinado? Bakit mahigpit? Kasi medyo mahigpit ako dito. Hindi medyo, mahigpit. Mahigpit po talaga ako. Totoo kasi ako sa kanila lahat. Kaya lang sineset ko naman na kung kaya kong gawin, dapat kaya niya rin. Hindi ko naman sineset na hindi ko kayang gawin kasi papagawa ko sa inyo. So, dapat make sure ko na practice what you preach. Yeah. Oo. So, naninibago yung mga constituents mo sa mga, ba't ganito na yung City Hall natin? Yes, tito. Mas pinaayos kasi namin yung City Hall eh. Parang medyo, pag nabisita mo ulit, parang hotel na yung harap. Tapos in-aircon na namin lahat ng pinaghihintayan ng mga tao. Tapos laging nakangiti yung mga nag-ano ng service. Kasi pinatrain ko rin sila eh. May training din kami ng kung paano makipag-deal sa tao. Tapos may feedback box lang kami. Kung talaga, lagi ko naman sinasabi sa kanila eh. Pagka meron pa rin kulang or halimbawa may nagsungit sa inyo, isulat nyo lang dun. Oh my God.
May feedback box ka. Yes. Sana all, no, ganyan ang gobyerno. I mean, ganyan ang palakad ng bawat mayor. Pero dito hindi madali kasi ang daming nag-adjust sa akin nung una. Akala nila relax lang ako kasi lagi ako nakangiti. Tapos nung pag-upo ko, binulabog ko talaga yung buong City Hall. Binulabog ko po talaga silang lahat. As in, kinausap ko bawat department, kinausap ko, pinuntahan ko sila. Tapos I make sure na may consistent kami na pag-uusap sa lahat ng department heads. Kinakamusta ko, bakit mababa ang grade nyo ngayon? Kasi may grading system kami bawat department . Baka akala nyo kahit nanalo kayo sa VIP ka program, pero mababa pa rin yung grade natin, hindi pa rin okay yan. So may ganun kami. Pressure pala sa iyo. Pressure dito. Pressure sila. Pero di ba, na-realize naman nila na para din naman sa amin. After a few months. Kasi dati, pag may nakita ako na, alam mo, kumakain sa table or ano, nasisita agad kasi sinisita sila ng HR. So takot sila lahat dun sa table nila. Kailangan lahat maayos, malinis. Pagka ano, after a few months, nung naging habit na nila, habit forming kasi, ewan ko, siguro through sports, kaya naging ganito ako, habit forming. Nung naging habit na ng bawat isa sa kanila, wala nang nagre-reklamo. Tsaka natanggap na nila na mahigpit ako. Tsaka sa sports, disiplina talaga. Yeah. So, naging varsity player? Naging varsity po ako nung high school, tapos sinubukan ko nung college, pero hindi na po ako na-line up talaga. Tapos, hindi ko rin tinapos yung years ko kasi bumalik na po ako ng Lucena. Siyempre, si Mark Alcala, hindi ko naman i-interviewin niya kung hindi naman siya ba viral. Kasi viral na viral ka bilang parang cutie mayor, yung mga unguarded moments mo nalalagay sa TikTok. So anong pakiramdam? Lagi kang viral. Nung first time niya sinabi sa akin dito, sabi ko hindi ako aware kasi wala naman akong TikTok account. Syempre yung kaibigan ko lang, yung EA and yung mga staff, sila lang yung gumagawa nung yung kinukuha lang nila yung day-to-day na ginagawa ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, it's stressful na mamalakad ng isang buong city. So, I tried to make fun dun sa trabaho ko. Parang sinusubukan ko maging masaya lang, relax lang. Pero at the end of the day, kasi talagang very stressful. So, kung ano yung nakikita nyo po dun sa mga clips ng TikTok is kung paano talaga ako sa office ko. Oo. Yan yung very memorable para sa yun, unguarded moment mo na na-TikTok at na-viral. Siguro pag kinukulit ko yung kapatid ko. Kasi minsan bumibisita sa akin sa trabaho. Kasi yung kapatid ko po private lang yan. So, pagka bumibisita siya sa akin minsan sa office or kung nasan man ako, nilalambing ko siya palagi. Super close kayo magkakapatid. Tapos meron din yata tito pinakita sa akin na may isa akong video na habang nasa flag ceremony ako, kinakasal yung kapatid ko sa States. Meron akong ganun eh. So talaga dali-dali ako habang may nagpo-program. Sabi ko sa kapatid ko, itutok mo kay Papa. Tingnan ko kung iyak siya pagka nag-idol na yung kaya parang ganun yung So, kasi naiwan ako sa Lucena eh. Hindi naman ako pwede lagi umalis. Saka mahirap para sa city mayor na mawala sa Pilipinas at sa Lucena. So, yun yung isa sa sacrifices siguro. Na kahit kinakasal kapatid ko, stay ako doon sa trabaho ko. Correct. So, hindi mo pa mapigilan yung sarili mo sa pagkain pag may pagkain sa harap mo. Kasi kadalasan na nakikita ko sa TikTok mo, kumakain ka. Kahit meron kayong session or whatever. Kaya lang ako ng kain. Dinudukutan mo. Minsan hindi ko na napapansin din. Kasi, syempre, pag may mga meeting, dami kong iniisip. Hindi ko na napapansin na kumakain ako. Parang pika-pika lang ako palagi. Uh-oh. Kasi, parang habang nag-iisip ako, namimirma ako, hindi ko alam, nagugutom na pala ako. So, hindi ko kita, hindi ko pansin talaga. Ha? Talaga? Hindi ko pansin kumakain ako. Pero, pag hiningang ka o hiniritang kang sumayaw? Napapalaban pa minsan eh, kahit hindi naman ako marunong sumayaw. Hindi ako marunong sumayaw. So, dapat pala na gano'n ka, G-force ka. Practice. practice. Okay. So, bilang mayor, may panahon pa ba sa love life si Mayor Mark? Love life? Tumingin ka doon sa likod. Meron naman po. Kailangan may time pa rin para sa sarili, sa private life. Mm-hmm. Pero ang ganda na lang muna dito. Ayoko na i-expa. Nakikita kayo. Yeah. Nakikita kayo. Tsaka, syempre, personalidad ka na din. Lalo na si Mika. May name drop na.
Hindi, diba? Pareho na kayong personalidad. So, kung mga ordinaryong tao lang kayo, ano bang pakialam ng mga tao sa inyo, diba? Anong pakiramdam na nasusundan kayo? Kunwari, pag nagde-date kayo, nasusundan kayo ng camera. Yung iba talaga, parang feeling nila, naka-jackpot sila sa scoop nila. Hindi ko talaga alam, Tito, kasi hindi naman ako sanay ng ganun. Parang ever since nung nag-mayor, parang kahit saan magpunta, not only with my family din, pero kung saan ako magpunta, merong nagtatry mag-picture, mag-video. So, ewan ko, dead ma lang naman ako dito eh. Kasi unang-una, wala rin naman akong TikTok account unless ipakita sa akin. Ah, so kapag kaibigan mo lang yung gumagawa ng TikTok account? Yeah. Yung staff and ano. So, unless may ipakita sila sa akin, dun ko lang nalalaman. Okay. Kaya nung una mo ko sinabihan, Tito, na viral ako sa TikTok, yung mga ganun videos, hindi ko talaga nakikita lahat unless ipakita nila. Sa iyo. So, may mga nagpapapicture din pa sa'yo kasi nakita nila ikaw sa TikTok? Meron po, meron naman po. Anong pakiramdam na ko? Bongga pala ang TikTok, no? Bongga, yun nga. Nagulat nga ako eh. Kasi hindi lang hindi sa Lucena. Yeah. Kasi I believe social media is a very powerful platform. It can be a double-edged platform. It can be used to destroy. It can be used to improve the life of someone. So, I suggest use it carefully. And that we use it with restrictions. Dapat gamitin natin itong platform na to improve society, to improve the life of others. Kasi ang bilis niyang mag-spread. Di ba sabi nga natin, ang virus pag ni-spread mo, masama. So at least, let us use this social media platform to spread positivity and good vibes. Kasi parang ang bilis na talaga mag-spread. Huwag tayong masyado dun sa ano, yung pagka halimbawa may sinisiraan, may inaano, tapos react tayo ng react. Kasi very powerful siya ngayon kasi may choice tayo to choose yung mga emojis ba yun? Uh-huh. Eh, from the emojis pa lang, nakakapag-spread na ng thinking na, ay, nakakatawa to. Ay, nakakaiyak to. Kasi iba-iba, tas may heart. Uh-huh. So, dun pa lang, nakaka-mind conditioning na sa mga tao. So, I suggest pag nakita nyo, may nahihirapan na or may naano na, don't spread it. Huwag na po nating i-spread. Pero pagka halimbawa naman, meron yung mga nag-viral na nagtagumpay sa buhay nila, yun yung mga i-spread natin. Although, entertaining kasi dito pagka halimbawa, lalo na sa atin, entertaining pagka halimbawa may nag-away, na-entertain ng mga awkward moments, that's okay. But with moderation. With moderation. Too much of everything is bad. At least dapat yung use of social media also is with restriction and with... So, kailan lalagay sa tahimik si Mark? Natawa naman ako dun. Parang si Mark tahimik lang eh. What do you mean, Tito, na parang kailan ako lalagay sa tahimik? Kailan ka mag-aasawa? Wala pa tayo dun, Tito. Hindi ko pa sure as of now kasi syempre yung responsibility ko sa kinasasakupan ko as a newly elected official. Kasi pa 1 year pa lang ako dito eh. So gusto ko muna ibalik yung tiwala na binigay nila sa akin. So dun ako nakafocus. At naglalaro ka pa ng basketball? Yeah, currently. So, pinakiusapan po ako nung governor and congressman namin, si Governor Helen Tan and Congressman Mike Tan and RD Ronel Tan na maglaro dun sa Quezon Huskers. Kasi kailangan po ng local player. Kasi yun po yung rule eh. Kailangan may local players din yung MPBL team. So isa po ako sa local players na naglalaro sa Quezon Huskers. Swerte na pag makapractice ako sa kanila ng 2 beses sa isang linggo. Pero at the same time, habang nasa Lucena naman po ako, inaalagaan ko naman yung sarili ko. Para at least condition pa rin pag naglaro sa game. Nanonood ka pa rin naman ng volleyball. Nung may laro pa si Mika. Hindi pa siya na-injure. Ewan ko, Tito, baka nakita mo. Nakita ko na. Oo, okay. Parang miyembro ng cheering squad. So, paano si Mark bilang kuya? Makulit. Mahigpit. Before. Mahigpit sa mga kapatid mo. Oo, Tito. Panganay ka, di ba? Yes. So, naunahan ka mag-asawa nung isa? Nung pangalawa. Basta, yun lang naman dito sa akin. Nung time kasi nila, bawal silang mag-boyfriend. Hindi pa sila grad. Uh-huh. Pero once maka-graduate na kayo, tas gawin yun yung gusto niyo. Mm-mm. Kasi tiwala naman ako sa foundation niya. Si Mark naman, kumusta bilang anak? Masunurin. Sa tingin ko, masunurin. So, minsan ba, pag nahihirapan ka sa mga pagdidesisyon para sa bayan, didiretso ka sa tatay mo, sa nanay? Hindi kami ganun, Tito. Ha? Huh? Pinamabayaan lang nila ako. Discarte mo. Indirectly, magtatanong ako kay mami, kay papa. Kailangan gagawa muna akong senaryo. Kunwari, hindi pa nangyayari. Parang ganun. Pero pag yung actual na, hindi kami ganun dito. Parang pagka nagkamali ka dyan, matuto ka. Parang ganun. Mm-hmm. Kasi dyan ka gagaling. Ganun sila sa akin. Sa mga kapatid ko, eh.
Kung hindi ka naging public servant, ano si Mark? Anong work mo? Kung hindi ako naging public servant, yun yung tinanong sa akin ng kapatid ko nung minsan. Oo nga, no? Sabi ko, ano nga kaya ang work ko ngayon? Siguro sekretary ako ng kapatid ko, businesswoman yung kapatid ko. So, ano siguro ako sa kanya. Ano may ipapayo mo sa mga na nasa public service? Sa lahat po ng kapwa ko public servants, be open. When you say be open? Be open to new ideas. Be open to new technologies, technological advancements. Be open to criticisms. Criticisms, sabi ko nga, two parts yan. So either you criticize to destroy someone, pero I encourage yung mga constituents ko that when you criticize the government, when you criticize us, make sure na you give us also the solutions. Mag-suggest po kayo. Para kami, mas open kami. And siguro, pinakang masasabi ko lang sa kapwa ko public servants is that always give everything and dedicate everything to God. Laki na pinagbago mo ah. Ah, hindi naman dito. Laki na pinagbago mo. From before, di ba? From before. From mahihain. From mahihain. Hindi mo mapagsalita dati. Parang ganun. Yeah. Saan mo na ano yan? Hindi ko rin alam dito. Bigla na lang ako naging ganito. Sobrang mahihain ka. As in, ano talaga, takot ako dating magsalita sa mic, sa stage. Introvert ako by nature. So, noong 2019 dito, hindi talaga ako makapagsalita kahit 30 seconds. Kasi sinusubukan ko sa mga sports events. Okay. Yung para mabuild ko lang yung sarili ko. Kasi syempre sa school naman namin, may mga ano kami, kailangan namin magsalita sa classroom, sa ano. Sinusubukan ko namang labanan yung fear ko sa tao. Yung nervous mo. Yung nervous. Tapos nahirapan ako huminga after 30 seconds. Oh. Tapos eventually, nung pinaractice ko ng pinaractice, tapos hanggang dumating sa point, ako na yung gumagawa ng speech ko. Oh. Ako pa yung gumagawa ng speech ko. Usually, nagsusulat talaga ako ng mga speech ko para at least from the heart. Nahirapan po kasi ako pag ibang tao yung gumagawa kasi parang hindi ko ma-feel. Tapos yun, nagtuloy-tuloy lang. Malaking tulong po dito yung mga nasasakupan ko. Ang laki ng tinulong nila sa akin. In what sense? Tinanggap nila ako. Tapos, hindi nila ako parang porket mahiyain nung una. Yung hindi nila ako ginudge. Parang win-welcome nila ako. Kasi lagi ako nagbabahay-bahay. Win-welcome nila ako sa bahay nila. Yan sa lahat po ng mga Tagaluceno. Sobrang na-appreciate ko. Kasi ang ganda lagi ng tanggap nila sa akin. Sabi ko naman, pag may mga mapapayo naman kayo or may mali akong nagagawa. Kasi wala namang perfecto dito eh. Magkakamali at magkakamali ako. Sabihan nyo lang ako. Para at least nag-a-adjust ako. So yan, nagsasabi sila sa akin na kailangan ganito, kailangan ganyan. Nakikinig ka. Yeah, oo dito. Kasi at the end of the day, most of the people, especially sa city hall, mas matanda sa akin eh. So kailangan open lang din ako. Basta ang importante sa akin, after I gather their ideas, ako yung mag-decide. I execute. Eh buti marunong ka makinig. Iba talaga gusto nila sila yung nagsasalita at pinakikinggan. Nai-insulto sila pag sila yung nakikinig. Ang hirap kasi dito na pangungunahan ko sila tapos wala naman ako sa pwesto nila. Diba? So kailangan ilulugar ko rin yung sarili ko sa kanila. Tapos pagka na-feel ko na kung paano yung pamumuhay nila, doon ko palang marirealize kung paano yung gagawin ko para ma-adjust yung pamumuhay nila or matulungan sila. Ang hirap kasi nung basta lang may nakita ako or may vision ako na ganun, tapos di ko naman nararamdaman, may natatapakan na pala ako. Hindi naman naging issue sa kanila na masyadong bata naman si Mayo? At first, pero ako naman open naman ako palagi. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit may magalit sa akin, nakangiti lang ako palagi. Oh. At first, di naman mawala yung tito. Sasabihin nila, bata pa yan. Kulang sa experience. Oh. Pero kasi nung time na yun, tito, sabi ko, bigyan nyo lang ako ng pagkakataon. Bigyan nyo lang ako ng chance. Papakita ko sa inyo kaya ko. Tapos nung after nung 100 days, nung nag-inaugural speech na ako, tapos nagtuloy-tuloy na, wala na tito. As the people who has been chosen with this kind of responsibility, I want you to remember this. As people who had lived to be comfortable enough, remember, it is not only our responsibility, but our obligation to help others. So, nakakuha na tayo ng mga award, nawala lahat yun, yung mga sinasabi nila before I was mayor. Kasi nasa isip ko lang, bigyan nyo lang ako ng chance, kaya ko ipakita sa inyo na kahit at this age, kaya kong i-lead yung city natin. Especially, highly urbanized city po yung city ko. Correct. Oh. How would you react dun sa pag sinasabi nila na nababahira naman ang corruption ng kahit sino? Politiko. If you don't have a good foundation, if you don't have a good support system, madali kang ma-tempt
Because when you are in politics, when you are given this kind of power, marami po talagang temptation. Hindi naman po ako magsisinungaling. Pero if maganda po kasi yung foundation mo, maayos yung pamilya mo, maayos yung support system mo, you can resist it. You can resist. Kasi there are more important things than what they can offer. I have the power to change lives. I have the power to improve lives. I have the power to destroy if I choose. Sobrang dami po dito. Was there a time na na-bribe ka or may nag-attempt? Marami po. Kaya lang, ang katwiran ko kasi nung tito, pag binaribe mo ako, kontrolado mo ako. Hindi ko magagawa yung gusto ko. Kahit sabihin mo, ano yung kita nito, kailangan mong palusutin to or ganyan, babaw down na ako sa'yo. Paano ko mapapatupad yung tama? Paano ko mapapatupad yung dapat para sa tao? Kasi once na i-accept mo yun, habang buhay ka na may panghahawakan sa akin, kasi tumanggap ako sa'yo, mabigat naman para sa akin yun. May nag-attempt at meron bang nag-attempt sa'yo na pinarayan? Ay, hindi naman po ako nagpapakay. Alam nila eh, kasi may aura ako dito na bago mo pa lang ako i-attempt, pinaparamdam ko na sa'yo na hindi mo ko kayang i-attempt, na hindi mo ko maaan sa ganyan. May ganun akong side eh, na parang bago mo pa lang subukan, mahiya ka na sumubok. Hindi na lalapit sa'yo para i-attempt pa nila kung... Yeah, hirap dito ng ganun. Biruin mo, ako yung pinagkatiwalaan tapos may susundin pala akong iba. Sakal ako nun. Sana all. Yun naman po. Would you advise them na bago pumasok ng politics, ano muna ang dapat meron siya? Good foundation. Build your foundation first. Alamin mo kung ano ka. Alamin mo yung personality mo. Madaling sabihin, mahirap gawin. Tanggapin mo kung ano yung kaya mo, ano yung hindi mo kaya. Para at the same time, ma-assess mo yung sarili mo kung kaya mo ba talaga. Ako kasi noong time na yun, binake sure ko, hindi naman po kasi ako yung kagalingan. Hindi rin ako yung pinakamatalino. Pero I make sure that I work hard at may disiplina ako. Yun lang yung panlaban ko palagi dito kahit saan ako mapunta, whether it was via sports or politics. Pero I make sure that I work harder than my competition.